Magandang araw po sa inyong lahat. Ito mong pumuli si Maestro Virgo, also known as Kumander Sator ng Sator Coronados. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa mga gabay ng Sator Coronados, sa lahat ng mga espiritong gabay ng Sator Coronados, at sa mga estudyante, sa mga taong naniniwala, sa mga subscribers, sa lahat ng hindi tayo iniiwan, lalo na sa mga pagkakataon na tayo ay binabayo ng mga kung anumang mga bagay-bagay sa paligid na hindi naman natin in-expect, mga unexpected na mga pangyayari. Una sa lahat ay tinataas ko pagkakataong ito sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon. Nawa po ang pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa amin ay maging produktibo at maging magkaroon kami ng mga ng kaliwanagan sa aming pag-iisip upang baybayin ang inyong mga turo o aral sa mga sinaunang maestro na pinagkaloob din sa amin na binahagi sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay, sa aming pagising, sa aming pagtulog, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, sa bawat sandali ng buhay ng bawat isa, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin, sa mga bawat biyayang pinagkakaloob niyo po. At salamat din po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin o binigay niyo misyon sa akin upang makapagbahagi ng inyong mga lihim na aralin upang maintindihan din ng iba kung ano ba talaga ang katotohanan sa lihim na karunungan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na ibinahagi rin ng mga sinaunang maestro sa amin na aming binabaybay sa ngayon. Maraming salamat po sa inyo, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Itinataas ko po ang sandaling ito sa inyong walang kapantay na pangalan at napakalinis at walang bahid dungis na inyong pangalan po, Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, meron lang akong nais linawin para sa lahat. Para sa kaalaman ng iba, si Maestro Virgo po ay kahit kailanman ay hindi pumapasok sa live ng ibang mga tao, ng mga creator din, ng mga ibang mga kapanalig din natin, kapares din natin na mga gawain, gumagawa ng mga spiritual na gawain. Sapagkat nire-respeto ko po ang lahat ng mga tao na nag-claim ng kanilang pagkamaestro na ayon na rin sa antas ng kanilang kaalaman. Nire-respeto ko ang bawat nila lang, ang bawat tao, na kung sila ay nasa panig ng liwanag. Sapagkat ako ay masyadong abala sa aking trabaho, hindi ako masyadong makapokus sa ibang mga bagay. Kaya may pagkakataon na may nagsabi sa akin nga na ako daw ay nagamit sa isang live at pumasok daw ako doon sa live na yon at ako ay nagkomento. Para sa kaalaman ng lahat, si Maestro Virgo po, also known as Kumander Sator ng Sator Coronados, ay never na never pumasok sa kahit anumang mga ganyang bagay sapagkat nire-respeto ko po ang iba, ang karamihan, sa lahat ng mga basta nasa personal liwanag. At hindi never po ako nagko-comment sa mga ganyan nagko-komento. Hindi ko po ugali yan. Hindi po ako nakikisaw-saw sa kung ano mang issue ng iba. At ako ay masyadong abala sa aking trabaho. Kaya para sa mga tao na gumagaya sa akin, tigil nyo na yan. Kasi wala rin patutunguhan ang ginagawa nyo. Ako ay simpleng tao lang. Hindi naman akong kalaban nyo. Ang kalaban nyo ay ang Diyos Amang makapangyari sa lahat at kasama na rin ang mga gabay. Lahat ng mga sanin, ang buong person ng gabay na Sator Coronados ang inyong nakakalaban at sila hindi natutuwa sa inyong mga ginagawa. At kung kayo ay nasa person ng panig ng liwanag, kumuha na lang kayo ng mabuti sa inyong kapwa. Huwag niyong bastusin ang ibang mga tao sa pamamaraan gagamitin niyo ang pangalan ng ibang tao. Hindi magandang gawain yan sapagkat para sa akin, kalapastanganan yan kung ikaw ay nasa matuwid na daan o matuwid ang iyong ginagawa. Kung may natitira ka pang kahihiyan sa iyong sarili at may natitira pang takot
sa iyong katawan, sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, huwag mong gawin yan, kaibigan. At para sa mga espiritong gabay ng Sator Coronados, ay hindi na natutuwa sa inyong mga ginagawa. Kung meron man mga tao na gumagawa ng mga ganyan, maaaring kayo ay may galit o inggit sa inyong puso, itigil nyo yan. At para sa akin lang, mas mabuhay kayo ng matiwasay, gumawa kayo ng mabuti sa kapwa nyo, mas maging abala kayo sa pagtulong sa kapwa. Masyado kayong obsessed sa akin ba? Hindi nyo kailangan maging obsessed sa tao o nagiging obsessed kayo sa akin o ano man. Sa akin lang eh, hindi naman kailangan na maging ganun. Dapat mas maging obsessed nga tayo sa pagtulong sa tao, sa mga tao, mga nangangailangan ng tulong. Doon tayo mag-focus. Lalo sa sitwasyon ngayon, napakahirap na sitwasyon ngayon. Ang lahat ng tao ay mag-focus doon. Kaya para sa iba, kung makikita nyo po na ako, pangalan ko ay nakalagay doon o nakanuman, nagkukomento, burahin nyo agad yan. Palayasin nyo yan sa inyong live. At kung makita nyo ang aking pangalan o kung naman, na ginamit na naman ako o naman, nagkomento kung kanino man, palayasin nyo yan, burahin nyo yan, alisin nyo yan, sapagkat hindi ako yan. Nilininis ko ang mga issue na ganyan, sapagkat nare-respeto ko ang lahat ng mga maestro din. Nakatulad natin na nagbabahagi ng kanilang mga aralin patungkol sa karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. At kaya para sa akin, Diyos nang bahala sa inyo kung sino man kayo. At ako'y hindi naman ako papatinag sa ganyang mga bagay, sapagkat mission ko ito. Mission ko ang magbahagi sa ganito. Pinagkaloob sa akin ito ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Normal lang o natural lamang na bilang maestro din na magbahagi rin ako. Kung pinipigilan nyo ang aming aralin o kung ano man, hindi kayo magtatagumpay sa ganyang bagay dahil nakamasid ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat sa YouTube channel na ito. At ang mga gabay ng Sator Coronados ay nakahandang dipensahan yan sa napakaraming gabay na espiritong gabay na yan. Yan ang makakalaban nyo. Sabi ko nga, hindi na akong kalaban nyo, ang kalaban nyo ay ang nasa itaas. Ang pinagmumulan ng lahat, ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yan lamang, nililinaw ko lang ang mga ganyang bagay para sa iba na itigil nyo na lang yan. Hindi maganda yung ginagawa nyo. Huwag nyong gamitin ang mga pangalan ng iba upang magkomento kayo sa iba o kung naman. Bastusin nyo ang mga taong gumagawa rin ng kanilang mga personal na gawain na hindi nyo nasaklaw yan. At huwag nyong gamitin, huwag nyong paggawa ng mga kung ano nung issue. Hindi magandang gawain yan. Buti pa, manahimik kayo, magdasal maghapon, magdamag, humingi ng tawad sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, baka sakali, mahaplos ang inyong mga puso. O maliban na lang kung wala rin akong alam kung sino ba talaga ang inyong sinasamba. Kaya mahirap sa mga tao na mga ganyan, Diyos na ang bahala sa inyo. Siya ang hahatol sa inyong lahat na gumagawa ng mga kapalaluan, mga kalokohan, para sa pansariling kapakanan lamang, para sa mga material na bagay. Tandaan nyo yan, nabubuhay pa kayo dito, ngunit sa takdang araw ng paghatol ay haharap kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon niya kayo huhusgahan. Kaya mainam na hanggat maaga, baguhin nyo ang inyong pag-ugali, baguhin yung attitude nyo. Huwag kayong kainin ng galit, puot, inggit, selos o kung ano man. Alisin nyo sa katawan nyo yan. Hindi magandang gawain yan. Sapagkat alam nyo na may mga bagay-bagay sa mundo na hindi man pinagkakalob sa'yo agad-agad o kung ano man, huwag mong gabitin yun na parang parasirain ng ibang tao. Hindi magandang gawain ng mga ganyang bagay, sapagkat alam naman natin na tayong lahat ay magkakaiba ng kakayahan. Ngunit tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. At para sa iba naman na solid supporter at mga talagang naniniwala para sa pangkalahatan, salamat sa inyo, sapagkat sabi ko nga, masyado akong abala sa aking mga gawain at sa aking trabaho. Wala na akong time para sa mga banding, kung ano mga banding o mga kung ano mga ganyan bagay na papasok ako sa kung kanino mang gawain at ako'y meron akong respeto sa ibang tao at meron akong kahihiyan sa sarili ko.
at ang mga gabay at ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat ay hindi pinapayagan yung mga ganyang gawain. Yan ay isang karumaldumal na gawain. Kaya para sa iba, kung sakaling makita nyo na pinapakita na ako, tanggalin nyo sa live nyo yan, palayasin nyo yan. O kung ano man, hindi ako yan. Sapagkat hindi ko gawain yung ganyan. At mismo ang mga gabay, hindi pinapayagan ang mga ganyang mga gawain. Yan ay gawain ng mga duwag na tao na walang tapang sa sarili. Bakit kailangan mong magkubli sa mga ganyang gawain tapos gagawa ka ng mga salita o kung ano man. Maaaring ako ay anonymous sa inyong lahat. Hindi ako naghahayag ng aking itsura o kung ano man. Ngunit para sa akin, pinaproteksyonan ko rin din ang aking sarili sa mga ibang taong mga pangahas at mga taong gumagawa ng mga kalokohan sa kanilang mga gawain upang mag-gain ng personal gain para sa kanila. Dapat sa lahat ng mga tao, hindi nyo dapat kinagawa yung ganyan. You need to understand the meaning of life. Well, ano lang tayo, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Huwag ka na lang gagawa ng mga ganyan. Para saan? Anong purpose mo? Bakit mo ginagawa yan? Mga ganyang bagay. Mayroon ka bang personal na interest? Sino ba ako sa'yo? Ako'y simpleng tao lamang. Bakit mo ako masyadong sinusundan? Ikaw ba ay obsessed sa akin o kung ano man? Masyado ka bang galit sa akin? Meron ba akong nagawa sa'yo masama o kung ano man? Yun lang ang mga katanungan ko sa'yo. At kung ikaw man ay nasasagasaan o kung ano man, o nasisilihan ka o nasasaktan sa mga aking mga sinasabi, siguro may mali kang ginagawa sa sarili mo. Kung bakit masyado kang may galit o kung ano man. Hindi lahat ng tao pare-parehas ang nalalaman. Yan natatandaan nyo guys. May mga bagay na hindi mo alam, hindi rin nila alam, at alam mo. Alam ng iba. Sabi nga nila, yung Four Joharis Window. May bagay na alam mo na hindi alam ng iba. May bagay na hindi mo naman alam, ngunit alam ng iba. May bagay na alam mo at alam din ng iba. May bagay naman na hindi natin alam lahat. Ang tanging nakakaalam lang ay ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Yun ang dapat ninyong malaman. Sa Four Joharis Window na yan, malalaman nyo na hindi lahat ng pagkakataon ay lahat alam ng tao. Kahit na sino pang mahusay na guro o kung anuman, hindi lahat alam niya o kung anuman. Ngunit ang Panginoon Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat. Para sa iba na mga nag-aaral, magsikap lang kayo, porsigihin nyo. Huwag nyong aanoyin ang sarili nyo. Huwag nyong lilimitahan ang inyong sarili. Mas magsikap kayo sa pag-aaral. Sapagkat may mga tao na talagang susubukin ang inyong katatagan para sa pangkalahatan. At inuulit ko, si Maestro Virgo, also known as Kumander Sator ng Sator Coronados, ay kahit kailanman ay hindi pumasok sa kahit kanino man o kung ano mang mga gawain ng ibang tao at makikisawsaw. Hindi ko gawain yung ganyan at nire-respeto ko ang ibang mga maestro at wala akong panahon sa banding. Huwag niyong gamitin ang aking pangalan sa mga ganyang mga gawain. Ako ay abala sa aking trabaho, sa aking pamilya, at masyado na akong abala sa mga aking mga gawain para makisawsaw, makisali pa sa mga ganyang mga bagay. Para sa mga solid supporters, mga estudyante, salamat sa inyo. Sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, nakikita ko kung sino ang talagang concern o kung ano man. At para sa akin lang, yung mga ganyang gawain, hindi magtatagumpay. Sapagkat sa channel na ito, ay nakamasid ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kasama ng mga espiritong gabay ng Sator Coronados. Hayaan yung matuto ang iba. Sabi nga nila, napakalawak ng espiritual na mundo. O lihim na karunungan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pagbigyan nyo ng iba, ang iba na matuto ng ibang aralin. Huwag kayong kainin ng selos, huwag kayong balutin ng galit o inggit o kung ano man. Hindi lahat ng pagkakataon ay nasa inyo. Tsaka sa akin lang, huwag nyo nang tangkain yung mga bagay-bagay
baka pag minsan baka ma-discommunion kayo, mahirap yung ganun. Mawala sa inyo ang inyong mga inyong mga gabay, inyong mga alaga. Mahirap. Baka layasan kayo dahil sapagkat hindi na nila masikmura ang inyong mga karumaldumal na gawain o mga masasamang gawain. Tayo ay pinagkaloban ng mga natatanging kakayahan o kapangyarihan na pinagkaloob sa atin na ating dapat pangalagaan. At huwag natin babaguhin ang ating layunin hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Lagi niyong iisipin yan. Hindi tayo mga... hindi sa atin ang kapangyarihan. Anytime, pwedeng babihin sa inyo yan. At huwag niyong aariin ang anumang pinagkaloob sa inyo. Kahit masumpungan niyo na ipagkaloob sa inyo, huwag niyong aangkinin yan. Hindi sa inyo yan. At huwag niyong gamitin ang pangalan ng ibang tao upang manira sa ibang tao o magpahayag ng saloobin. Ihayag mo yung sarili mo, ikaw mismo. Huwag mong gamitin yung ibang pangalan ng iba para magsalita ka sa iba o kung ano man. Ikaw ay nagkukubli sa isang katauhan ng ibang tao. Huwag ganun. Tapos gagawa ka ng mga ibang mga salita na kung ano man. Hindi magandang gawain yung ganun. Para sa akin, yung normal na tao, pagiging normal mo, kung talagang ikaw ay nasa personal liwanag, ihayag mo kung anong saloobin mo ng ikaw. Hindi mo kailangan kumopya ng ibang mga... Alam ko naman sa panahon ngayon, napakadali nang gumawa ng mga ganyan sapagkat we are in a computer age right now. So, anything is possible. Especially sa mga digital thing, mga ganyan. So, I don't, it seems hindi na pangkaraniwan yung mga ganyang bagay. At nangyayari na yan sa iba. Ngunit babala ko lang sa iba, paalala lang, kung sakaling masumpungan nyo ang mga ganyang bagay, burahin nyo, palisin nyo, tanggalin nyo yan dyan, palayasin nyo. Dahil hindi ako yan. At natatawa na lang ako, habang ako'y abala sa aking pagtatrabaho, may tumatrabaho na pala sa akin. At para sa iba, nag-live ako kanina, naputol ko kasi siyempre, papasok na ako sa aking trabaho. At normal lang na magtrabaho na muna ako. Kailangan ko rin kasi kumayod o magsikap para sa aking pamilya. At upang makatulong na rin tayo sa ibang mga tao sa pangkalahatang pagbabahagi. Sapagkat meron akong misyon na dapat gambanan at ipagpatuloy yun. Kahit sa aking sariling kakayahan lamang ay sinisikap ko yun na tuparin ang misyon na yun. Kahit paunti-unti kakayanin ko yan. At hindi ko walang obligasyon sa ibang mga tao kung ano man. At para sa iba na mga gumagawa ng kalokohan at naninira kung ano man, sa inyo, Diyos na ang bahala sa inyo. At huwag nyo lang ituloy yung mga ganyang gawain. Mahirap. Yan lamang po ang aking ibinabahagi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito pong muli si Maestro Virgo, also known as Kumander Sator ng Sator Coronados. At muling iiwan sa inyo ng mensaheng mag-ingat sa mga taong nakakasalamuha. Siguro wake up call na rin sa akin to, sapagkat marami rin ang nararamdaman ko na nakapasok din sa aking grupo na hindi naman sila solid supporter kung ano man. May mga tao talaga na may mga hidden agenda o kung ano man. At malalaman ko rin yan. Sasalahin ko ang grupo at makikita ko rin yan. Sa mga tao na sumusubaybay, yung mga nakasubscribe din na hindi naman natin kilala o kung ano man. Para sa inyo na mga gumagawa na kung ano man, good luck sa inyo at God bless po sa inyo lahat. At sana po ay katukoy ng puso nyo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na itigil nyo ang inyong mga gawain at mas mag-focus kayo na gumawa ng mabuti sa inyong kapwa upang kaluguran kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Yan naman po sa ngayon at maraming salamat po.